Asan si Banat Bay? Ganun, no? Tipong parang galit. Asan si Banat Bay? Harap niyo sa akin yan. Ganun. Marami na mga pulis dun bukas eh. So, ano, sabi nyo. Eto pa, eto pa. Oh, eto. Ay, paano ba bumoto? Oh, eto, paano bumoto, ha? Ay, ito pala, bago pala yung bago bumoto ito. Meron kasi lumabas kanina, hindi daw siya kinakabahan. Aba, oh, taro, hindi kinakabahan ang ate nyo, ang nanay nyo, hindi kinakabahan. Bakit kaya? Arreglado na ba kayo sa, dyan sa ano, sa IIA? IIA? Ang sinungaling sa umpisa, sinungaling hanggang sa huli-hulihan. Yan ang buwelta ni Vice President Lenny Robredo sa mga nagpapakalat ng fake news na nandaya siya noong 2016 elections. Live mula sa Naga, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Gerard? Missy Tatsi, thank you for supporting your army till the end. Oo, tindi. Hanggang ano tayo? Hindi nga lang ako pwede mag-promote na ng Sunday. Hanggang 11:59 lang pwede mag-ano eh, mangampanya. Kayo pwede. Walang problema yung mga nasa ibang bansa. Hindi kayo sakop ng batas namin. At saka kung ordinaryong citizen kayo, hindi kayo pwede. Walang karapatan ng COMELEC na pagbawalan kayong mangampanya. Okay, pero syempre yung mga vlogger, iisipin nila, kasamahan ko si Mocha, mahirap na. So hindi ako pwedeng makapag tawag dito mga makapagkampanya kampanya ng Sunday, ha? So Sunday kape-kape na lang tayo. Anong latest sa kampanya dyan ni Vice President Robredo? Cheryl, bagong inaasahang malaking meeting de avance sa Makati bukas at kayong dalawang araw na lang ang natitira para mga... Ako po, traffic na naman dyan sigurado sa Makati. Eh, anak, dapat doon na lang kayo sa Maynaga. Panggulo lang kayo eh. Nandiyan na naman yung mga kakamping yung lakad ng lakad. Oh, sa totoo lang, binababoy niya yung BGC. Pero sa at least May 9 na, matatapos na. Kasi binababoy nila yung BGC, inis na inis ako eh. Lakad sila ng lakad sa BGC? Para mga taing di maintindihan? Eh, gawin nyo yung kakagaguhan nyo dyan sa ibang lugar. Sa Naga na kayo maglakad na maglakad. Dyan sa Bicol. Huwag na dito sa BGC. Hindi naman sa inyo yan. Nakita nyo nung kay Cayetano yan eh. Oh, lakad ng lakad dyan. Tanya ay dito sa kanyang baluarte sa Bicol nag-ikot si Vice President Lenny Robredo. Kahit mainit, marami pa rin taga-Sorsogon na nagpunta sa campaign rally ni Vice President Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Aminado si Robredo na nakakapagod ang kampanya, pero na-enjoy niya raw ito. Ano man ang mangyari sa eleksyon, sabi niya, hindi ako kinakabahan kasi ginawa ko naman lahat. Tapos na ba? Hindi ako kinakabahan. Bakit? Tapos na kasi. Ariglado na. Lutuan ng makaw eh. Lutong makaw na eh. De, wala siya sinabing ganun ha. Natatawa lang sa kanya. De, parang hindi ako kinakabahan eh. Nasa likod ko si Uncle Sam. Uncle Sam, are you there? Bakit hindi kinakabahan si Robredo? Ano nangyari? Kasi yung iba, ano eh, nangangayayat sa rally siya, parang hindi. Kaya siya hindi kinakabahan. Ako na yata yung pinakamasipag. Sabi nito isa, ang sarap kasi umikot sa BGC kaya doon sila nag-iikot. Alam mo ganyan sila ka-social. Alam mo yung pa-social talaga ito mga ka-pink. Yung supposedly maglalakad ka, 'di ba, doon sa lugar na maraming butante. Eh wala namang butante sa BGC. Bakit kayo doon maglalakad? Bakit kayo papahayag doon? Kasi maganda dito ang tanawin. Eh kasi maganda nga naman talaga ang tanawin sa BGC, parang New York, parang Tokyo. O kaya, totoo, ang ganda-ganda sa BGC. Pag kayo hindi pa napunta doon, basta ganito lang, pumunta kayo doon sa BGC, tingnan ninyo, at talaga meron pang bago ngayon, ginagawa sila Cayetano. Naku po, ang galing talaga nito mga mamanto. Meron bago ngayon, yung ARC, ano ba yun? Yung kung saan nag-rally Sunday kay Cayetano. Yung bagong lugar na gagawin naman nilang parang BGC din, Ayala naman na magde-develop. Ang galing eh. Kaya nga, wala kayong karapat ng mga pinklawan dyan sa BGC ah. Mayas-layas kayo dyan. Eh kaya tano yung Arca, yun, Arca. O, diba? Ang ganda nun sa Arca. Aayusin yung Arca eh. Bagong destinasyon na naman yan. O, pag-iiwanan na naman ng mga binay sa Makati.
ayan sa Arca South. Maganda yan sa Arca South. Eh. Gagawin niyang parang BGC din. Eh. Antayin, parang ang gusto kong bumili ng ano eh, ng unit dyan eh. Kasi wala pa mga kondo, tinatayo pa lang. Hindi, alam mo, pinagsisihan ko ng ano yan. Nung, naalala ko kasi talaga, nung 1980s, 90, mga ganon, basta, matanda, batang-bata pa ako nun, tandang-tanda ako nun eh. Ang dami nag-aalok sa akin na bumili ng pre-selling sa BGC. Wala pang ano, damuhan, tapunan pa ng mga ano yan eh. Ng mga namamatay na pusa. Oh, diyan sa BGC, wala pang building, as in, bukid, damu-damuhan yan. Pag diyan ka dumaan, yari ka, ganun. Tapos may mga nagbebentang pre-selling. Mura pa dito, pre-selling. Hindi ako naniwala. Hindi talaga ako naniwala. Kasi sabi ko, mama yun, bakit naman magtatayo dito? Anong tatayo dito? Hindi ako nag-invest. Kung nag-invest siguro ako ng mga tatlong kondo. Wow, tatlong kondo. Isipin mo kung nag-invest ako, tapos gayon, ganito na. Hindi sana taga BGC na ako, di ba? O di sana naibenta ko pa yung pinagkakita. Ang mahal na ng unit niya sa BGC ngayon. Yung binibenta ng 3 million dati, mga 25 million na ang bentahan ngayon. Imagine mo, ganun ang laki ng tubo ng pera mo nun. O kung nakabili ka. So sa akin, yung commitment ko naman na talagang tatapusin ko to, gagawin ko yung lahat. Umakyat sa entablado ang mga lokal na opisyal na suportado si Robredo. Wala si Sorsogon Governor Cheese Escudero, na guest candidate din sa tigat ng Lenny Kiko tandem. Pero sa video message ni Cheese, sinabi niyang Bicolano ang tutulong sa kapwa Bicolano. Ngayong araw din Grabe ang balimbing ano. Isipin mo si Cheese Escudero nasa Uni Team, 'di ba? Nandun siya. Tapos maglalabas ng video dito. Tindi ng pagkatrapo ni Cheese Escudero. Diba? Diba? Isipin mo yun. Eh, ako, sorry ha, pero kinain ng politika eh. Hindi ko talaga gusto yun. Ayan yun ang kabilin-bilinan ko kay Moke. Sabi ko, Mox, pag ikaw pumasok na dyan, kasi simula na yan, wag mong gagawin yan. Yung walang problema kung lilipat ka kasi nakita mo yung advokasya ay ang magpapatuloy pala o tutulong pala sa iyo yung certain groups. Wala namang problema doon kasi may mga ganun na kailangan mo marirealize mo na ito palang grupo na ito ang magpapatuloy ng advokasya mo. Okay lang. As long ang priority mo taong bayan. Pero yung dalawang bangka, alam mo yun, dalawang bangka ang nandito sa kaliwa isang mong paa, nasa kabilang ka yung paa mo, di ba? Ang pangit. Isipin mo ha, nandun siya sa kabila, pero may video siya dito. Ang lupit nun. Ang lupit nun, sabi ko, napakatrapo naman ito. Ang masakit lang dyan, ay kasama pa siya sa ano? Sa dosing mananalo. Ewan ko ba, ba't ganito ang Pilipinas? Ito ha, sabi ko nga eh. O kayong mga tanso, akala ko ba ayaw ninyo kay Robredo? Eh bakit nyo ibinoboto pa ito? Bakit kasamahan nyo pa ito? Akala ko ba ayaw ninyo? Akala ko ba mga purist kayo? Eh bakit binoboto nyo pa ito? Diba? Minsan may minagalit pa eh, minagalit sa akin, nagpost ako. Sino yung senador ko? Nilagay ko si Samira Gutok, diba? Nagalit siya doon, sabi niya, oh, tamo na, bububula, bibig doon naman, oh. Sabi sa akin, oh, kita mo na, di ba, sabi niya, oh, siya diretso, ganun, oh. Di sabi ko, oh, sige, maya mo, magdaldal ka ng puno. Oh, wala, di ba? Tapos, kanina, nakita ko lang, pinos ni Samira Gutok, parang in-endorse siya ni Robin Padilla. O, oh, ano, masasabi niyo ngayon? Gaganun-ganun din kayo. Oh, oh, paano, sisihin niyo si Robin Padilla, ha? Bakit niya inaano si Gutok? Ito mo mga nagbubula bibig nito mga tanso na ito. Kain ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office. Ang ito naman, nagreklamo naman to. Napaka pusong mamu naman ito. Pagsilita ni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez. Ito ay laban sa isang media company na naglathala ng mga balita na umano'y nagpapayo si City. Tingnan mo, galit na galit kayo sa nung binanata ng Rappler nang dinidemanda ng ganito-ganito ha. Libel yun ha, yung dinimanda nung kalaban ng Rappler. Libel na dinimanda ng isang businessman. Walang kinaugnayan sa gobyerno, isang businessman na nagsampa ng libel. Ano tinawag nyo sa ano, pinopersecute siya ng
ng ating gobyerno, di ba? George Gala, sana ma-meet ka ni Mrs. Jan sa BGC. Invite ka namin magkape sa Bellagio. Sige po, ang ganda dyan sa Bellagio, parang Italia. George Gala, boss, pagdating nyo dito, kape-kape tayo. Basta gabi, wag lang umaga. Ha? Tapos ito, di ba, nagagalit sila sa gobyerno kasi keso daw, yung libel na nanggaling sa mga sa isang negosyante, keso persecution daw ng gobyerno. Oh. Pero ito, yung journal na naglabas na, nilabas kasi nito isang journal news na ano eh, na adviser si ano si Joe Masiso ng na nito ni Robredo, biglang dinemanda nila ng libel. Yan ang may relation sa politics. Yan ang talagang political motivated yung pagsampa ninyo ng libel sa journal. Oh, Edwina Villorente, salamat po. Yan ang talagang persecution. Kasi una-una, ang inaano naman nila doon is yan ang according sa kanilang source, which is pag kasi alam mo merong hindi ko alam kung anong tawag mo doon eh. It's not immunity, pero pag ikaw news outlet ka tapos sinabi mo na merong kang witness na na hindi nila pwedeng pangalanan, eh hindi nila pwedeng pangalanan. No one can force you na pangalanan yun. At hindi pwedeng sabihin kagad na libelous yun. Kita mo ito, bakit sinampah dyan ng kaso? Nagpapapansin. PPNPA founder Joe Masison, Gerobredo. Bumwelta rin si Robredo sa kampo ni Bongbong Marcos na nagsasabing nadaya sila noong 2016 elections kahit napatunayan ng walang daya ang nangyari. Ilang beses ko na siyang natalo sa Supreme Court. Unanimous ang decision, 15-0. Ang narrative niya, dinaya pa din siya. So parang wala nang redemption. Talagang ang sinungaling sa umpisa, sinungaling hanggang kahuli-hulihan. Hindi, dyan, sa part na yun, agree naman ako. Oh, agree ako dyan. Sinungaling sa kauna-unahan, sinungaling ang kaduluduluhan. Oh, tingnan mo yung mga kasamaan mo. Puro mga sinungaling. Kaya hanggang dulo, hanggang ngayon, sinungaling pa rin eh. Oh, sama-sama kayo, puro kayo sinungaling. Oh, ito totoo lang. Huwag tayong maglokohan. Oh, isipin nyo nga, yung rally nyo nga, pinalobo-lobo ninyo. Hindi lang lobo nakalagay doon, pati yung numero, lumobo. Kaya pala naman may lobo eh. Oh, di ba? Kaya naman pala may lobo doon kasi palolobohin ninyo yung number ninyo. Ilan ang number ninyo? Times 2, times 3. Mali-mali pa ang ano ninyo. Kawawa yung mga Pilipinong napapapaniwala nyo. Cheryl, ongoing na ngayon yung malaking rally dito sa Naga. Pero alam mo, ngayon, lumayo lang kami doon sa venue dahil magkaka-problema sa aming signal. Pero as of 4 PM ay nasa 200,000 na ang crowd estimate. At sa ngayon ay may mga nakita pa rin tayo mga naglalakad at mga papunta rin doon sa venue para sumama sa rally. Cheryl. Maraming salamat, Gerard De La Peña. Isa ba kayo sa halos 7 milyon na first-time boboto ngayong election? Yung mga first-time. Sino bang first-time dyan? Ngayon lang boboto. Makinig daw kayo ha sa mga first-time voters. Ha? Kasi may 7 million daw na first-time voters. Biglang lumobo. Mukhang may nagpalobo. Ha? Alamin ang inyong dapat at hindi dapat gawin sa loob ng voting precinct sa pagtutok ni Oscar Oida. Excited ang 20 taong gulang na si Ella sa darating eleksyon sa Lunes. Ito kasi ang kanyang kauna-unahang pagkakataong bumoto. First, excited na kinakabahan. Excited po ako dahil gusto ko pong makaranas ng bagong pagbabago. Hindi nag-iisa si Ella dahil sa tala ng COMELEC, merong halos 7 milyong first-time voter ngayong eleksyon 2022. Pinakamarami sa kanila nasa Region 4A at National Capital Region. Maagang nagsadya si Ella sa kanilang polling place para malaman kanyang voting precinct. Para pagpunta ko dito, alam ko na kung saan ako pupunta. Kasi kapag oras sa actual election day, medyo marami ng tao, mas mahihirapan siyang mag-locate. Nagtanong din siya sa electoral board. Bago may sinobra pong bumoto. Hindi niya yun babasahin. Okay lang na kumulang. Kumulang. Isa pa sa kanyang tanong. Paano ko matitiyak na ang aking boto ay nabasa ng tama?
Pag naipasok na ang balota sa vote counting machine, may ilalabas itong resibo kung tugma sa iyong mga binoto. Ihuhulog ang resibo sa isang kahon at magpapalagay ng indelible ink sa kanang hintuturo. Kung hindi tugma, dalhin ito sa Board of Election Inspectors para mai-record. Isa pang tanong ng mga kabataan. Pwede po ba namin picturean yung aming balota? Bawal po yan ayon sa COMELEC. Bawal din pong picturean ang resibo. Bawal din po ang mag-selfie sa loob ng voting precinct. Sabi ni Ella, mahalagang malaman ang mga ito para masigurong maitatala ang nag-iisa niyang boto at mabilang ang kanyang boses sa pagpili ng susunod na leader ng bansa. Yung sino iboboto namin, kung nararapat ba siya, para maging maayos na po yung sitwasyon natin. Hindi na nahirapan yung tao na walang makakain, namamalimos. Oscar Oida, Nakatutok, 24 oras. Juan Quizon, salamat po. Thank you very much, ha. Ay, nako. So, ayan nga ho. Oh, so, reminder lang, bawal ho magpicture, ha. Bawal niyo picturean. Pero kung napicturean ninyo, isenyo na lang sa akin. Hindi kasi may mga nagsisend sa akin. Hindi ko nga alam kung paano nila nagsisend eh. Paano nila pinipicturean. Pero basta pag mali yung ano ha, yung resulta nung yung pinasok nyo sa ano at mali, nako, magreklamo kayo, magsisigaw kayo. Hindi pwede to! Gagayin si Banat Bay! Tignan nyo ha, awayin nyo yung mga... Sabi, malay mo kasi. At saka isang reminder lang oh, mga kaibigan, mga kapatid, ha, huwag nyong kakalimutan, isa lang ang pwede nyong ibotong party list. Isa lang. So doon na tayo sa sigurado. Pangalawa, isa lang din ang presidente. Siguro naman, isa lang talaga iboboto nyo. Hindi kasi pagkasobra, totoo to, pag sobra, hindi siya makakount. Okay? Sa kung halimbawa, doon sa senator, sa, ang alam ko, ang nakita ko sa news eh, sa senator, pwede ka magkulang. Okay? Pero hindi ka pwedeng magsobra. Pag sumobra ka, wala kang yung boto mo wala. So wag natin i-ano 'yon, subvoid 'yon. So siguraduhin niyo wag laging sobra. Okay? Wag so sobra. At kung pwede rin, i-ano niyo na i-kumpletuhin niyo na 'yung senador. Pili na lang kayo ng ano nung sa tingin ako, sure na ako dito sa ano, to sure ako dito. Okay, nang bahala do sa iba.